Beginning Bay. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Handa na bang makinig mga bata? Simulan na natin. Iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Maraming dalubhasa ang nag-aaral tungkol sa mga unang taong nakarating at naninirahan sa kapuluan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang nabuong paniniwala batay sa natuklasan nila sa pag-aaral. Ayon sa pananaliksik na ginawa ng iba, may mga tao na sa kapuluan bago pa man narating ng mga Negrito ang Pilipinas. Maraming taon na ang makalipas, ang Pilipinas ay pinaniniwalaang nakalugtong sa iba pang mga bansa sa Asia sa pamamagitan ng tulay na lupa. Sa mga tulay na lupang ito, nagdaan ang mga Pygmy o Negrito. Nang matapos ang Ice Age at matunaw ang yelo, lumubog ang mga tulay na lupa. Dahil dito, napahiwalay ang Pilipinas at ang iba pang mga bansa sa kalupaan ng Asya. Ang iba kaysa sa kasalukuyan ang paraan ng kanilang pamumuhay. Sila ay walang permanenteng tirahan at nagpalipat-lipat sa mga yungib. Tinagurian silang mga nomad o mga taong walang permihang tirahan at palipat-lipat sa iba't ibang puo upang humanap ng ikabubuhay. Ang kanilang kinakain ay mga bungang kahoy at lamang dagat na nakukuha nila sa kanilang paglalakad-lakad. Sibat at pana ang ginagamit nilang panghuli ng mga hayop sa kagubatan tulad ng baboy ramo, usa at mga ibon. Ang mga ito rin minsan ang ginagamit nilang panghuli ng mga isda sa mababaw na tubig. Maliit, maitim, may labing makakapal at may maitim at kulot na buhok ang mga Negrito. Sa paglipas ng maraming taon, mayroon pa rin mga Negritong naninirahan sa ilang pamayanan. Sila ay matatagpuan sa mga bundok at kagubatan ng Luzon, Panay at Negros. Ang ikalawang pangkat ng mga ninunong nakarating sa Pilipinas ay ang mga Indones. Nanirahan sila sa kapatagan at tabing dagat, subalit nang lumaon, natuto silang manirahan at mamuhay sa mga bundok at burol. Kung ihahambing sa mga Pygmy o Negrito, mas maunlad ang kabuhayan ng mga Indones. Dalawang uri ng kanilang bahay. Ang isa ay nakatayo sa lupa at ang isa ay nasa ituktok ng punong kahoy. Buhat sa lahing Indones ang mga Gadang, Ifugao at Kalinga ng Luzon at ang mga Bagobo, Blaan at Manobo ng Mindanao. Narating naman ang mga ninunong Malay ang kapuluan, sakay ang Balangay. Kung ihahambing sa mga Pygmy at Indones, ang mga Malay ang may pinakamaunlad na kalinangan sa lahat. May kaalaman na sila sa pagtatanim at nakagagawa na ng mga patubig sa sakahan. May sistema na sila ng alpabeto, wika, pamahalaan, at panitikan. Tatlong pangkat ng Malay ang dumating sa Pilipinas. Ang unang pangkat ang naging ninuno ng mga Bontok, Kalinga, Ilonggo't Tinggian. Sa pangalawang pangkat naman, nagmula ang mga Tagalog, Kapampangan, Ilocano, Pangasinense, Bicolano at mga Bisaya. Ang huling pangkat ay nanirahan sa Mindanao. Sa kanila nagmula ang pananampalatayang Islam. Mayroong dalawang uri ng pangkat etniko sa Pilipinas. Ang pangkat etnikong mayorya at ang etnikong minoryang kultural. Ang pangkat etnikong mayorya ay mas nakararami kaysa etnikong minoryang kultural. Kabilang sa una ang mga Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Pangasinense, Bicolano, Cebuano, Waray at Ilonggo. Ang mga Tagaluzon. Ang mga Ilocano ay naninirahan sa malaking bahagi ng Luzon. Kilala sila sa pagiging masipag at matipid.
may kaugnayan sa kanilang kapaligiran ang pag-uugali nito. Isang pangkat na may matibay na pagkakaisa ang mga Ilocano at sinisikap nilang mapanatili ang katutubong kultura. Naninirahan sa lalawigan ng Pampanga at ilang bahagi ng Tarlac at Nueva Ecija ang mga Kapampangan. Kilala sila sa pagiging masarap magluto. May pagpapahalaga sila sa pagiging malapit nila sa isa't isa. Ang mga Tagalog ay karaniwang naninirahan sa National Capital Region, ilang bahagi ng Katimugang Luzon at ilang bahagi ng Gitnang Luzon. Ang kapaligiran ng mga Tagalog ay sagana sa biyaya ng kalikasan, kaya naman sila ay masayahin. Lubha silang mahilig sa iba't ibang pagdiriwang o pagtitipon tulad ng binyagan, kaarawan, kasalan at kapistahan ng mga santong patron. Natatangi sa kanila ang matinding pagpapahalaga sa pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Tirahan ng mga Bicolano ang Tangway sa Timog Silangang Luzon at ang lalawigan na Catanduanas at Masbate. Mapalad ang mga Bicolano sa pagkakaroon ng matabang lupa na angkop sa iba't ibang uri ng mga halaman, mga mineral at mga likas na magagandang tanawin. Subalit, ang lugar nila ay madalas daanan ng bagyo na nakakapinsala sa kanilang kabuhayan at pag-ulan. Kilala ang mga Bicolano sa pagiging relihiyoso at mahinahon. Ang mga taga-Visayas. Ang Visayas ay binubuo ng tatlong malalaking pangkat etniko na kinabibilangan ng mga Ilonggo, Cebuano at Waray. Kilala ang mga Ilonggo sa pagiging mahinahon at malumanay. Malambing silang magsalita at bahagi ng pang-araw-araw na gawain nila ang pagsasaya. Magiliw sila sa pagtanggap ng kanilang mga bisita. Itinuturing namang pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas ang mga Cebuano. Maliban sa Cebu, sila ay matatagpuan sa maraming lalawigan sa Mindanao. Lubhang mahalaga sa mga Cebuano ang kasayahan. Katulad din nila ang mga Ilonggo sa pagiging mahinahon at malumanay. Subalit, kapag nagalit, mababakas ito sa kanilang mukha. Sa Samar at ilang bayan sa Leyte, naninirahan ang mga Waray. Hindi sila naging mapalad sa lugar na kanilang tinitirhan. Ito ay sa kadahilan ng madalas silang daanan ng bagyo. Masisipag sa trabaho ang mga Waray at mapagmahal sa pamilya. Simple lamang ang uri ng kanilang pamumuhay at wala silang luho sa pagkain, pananamit at kagamitan. Ang mga taga-Mindanao. Isang malaking pulong tirahan ng iba't ibang pangkat etniko ang Mindanao. Matatagpuan ang mga pangkat ng mga Kristiyanong nagmula sa Luzon at Visayas sa Dakong Hilaga, Timog at Silangan ito. Ang lupain ng mga Muslim ay nasa bahaging gitna at kanluran ng Mindanao kasama ang kapuluan ng Sulu. Pinakamalaking pangkat ng mga di-Kristiyanong Pilipino ang mga Muslim. Binubuo ito ng iba't ibang pangkat tulad ng Maguindanao, Maranao, Tausug, Samal, Yakan at Badjao. Sila ay may iisang paniniwala sa relihiyon at nagkakaiba ang bawat isa sa wika at katutubong kultura. Pinaniniwala ang pinakamatapang sa pangkat ng mga Pilipino ang mga Muslim. Kailanman ay hindi sila nagpasakop sa mga dayuhan. Ang pakikipagkaibigan at pagiging matapat ay mahalaga para sa kanila. Ang mga Minoyang Kultural. Ang mga Minoyang Kultural ay isang uri ng pangkat etniko sa ating pamayanan. Ayon sa United Nations Development Program, umaabot sa 110 pangkat etniko ang matatagpuan sa Pilipinas. Kahit may iba't ibang tribo, nabibilang sila sa isang maliit na bahagi ng populasyon ng Pilipinas, kaya tinawag silang Minoyang Kultural. Narito ang ilan sa kanila.
ang mga agta. Nabibilang sa pangkat ng mga Negrito ang mga agta. Sila ay matatagpuan sa Palawan at Isabela. Ang kanilang sinaunang batas ang batayan ng kanilang kapayapaan at kaayusan. Pangingisda at pangangaso ang kanilang pangunahing gawain. Ang mga ifugaw. Naninirahan ang mga ifugaw sa lalawigan ng ifugaw na nasa bulubundukin ng Cordillera. Ang kanilang mga ninuno ang gumawa ng Banaue rice terraces. Sunod naman, ang mga tinggian. Ang mga tinggian ay mga katutubo sa mga bundok ng Abra, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ikinabubuhay nila ang pangangaso at pagkakainin. Sunod naman, ang mga tagbanwa. Naninirahan ang mga tagbanwa sa liblib na puok ng mga bundok sa Palawan. Pinaniniwalaang nagmula sila sa mga ninunong Indones. Nagtatanim sila ng mais at palay. Ang kanilang pasasalamat pagkatapos ng pag-ani ng palay ang pinakamalaki nilang pagdiriwang. Mga Tiboli. Sa kanlurang baybayin ng South Cotabato, naninirahan ang mga Tiboli. Pagsasaka ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Ang mga Ibatan. Ang mga Ibatan ay naninirahan sa Batanes. Madalas silang salantain ng mga bagyo at dahil dito ay natutuhan nilang makiangkop sa panahon at klimang nararanasan nila. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga minoryang kultural sa ating bansa. Sila ay may sarili-sariling wika, paraan ng pamumuhay, paniniwala at kaugalian. Ngunit sa kabila ng pagkakaibang ito, ang lahat ay sama-samang nabubuhay bilang mamamayan ng ating bansa. Iyan ang tungkol sa pangkat etniko sa Pilipinas. Naway may natutunan kayo at magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam!